mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay. Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Expert's Opinion tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Espesyal ang episode natin ngayong araw dahil ngayon ay bibigyan nating pagpupugay ang ating mga dakilang ilaw ng tahanan, ang ating mga ina, nanay, mommy, mudra o mother o anumang tawag natin sa kanila. At syempre para rin naman sa ating mga tatay, kapatid, guro at iba pa na nakakasama natin na nagsisilbi o tumatayo rin bilang isang ina sa kanilang mga pamilya. Para po sa inyo ang episode natin ngayon. Narito ang mga healthcare tips para mapanatili ang glow ng ating mommies. Dito lang yan sa Expert's Opinion. Kilala ang ating mga nanay bilang isa sa pinakapunong abala sa kahit anong mga gawain sa tahanan, sa pagluluto, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan, gayon din ang 9 na buwang nagdala sa ating mga anak at nagsakripisyo upang tayo ay mabuhay. Simbolo nga sila ng sinasabing selfless love na laging isinasantabi ang kanilang mga sarili para sa kapakanan ng kanilang mga anak at maibigay lang ang mga pangangailangan nito. Kaya ngayong araw, pagkakataon na natin itong bumawi sa kanila sa malaki o sa maliit mang paraan, maipakita sana natin ang ating mga pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Kaya sa aking magulang din o sa aking nanay na nanonood ngayon, Happy Mother's Day po ma. Maraming salamat sa pagsasakripisyo mo sa amin. Siyempre, sa lahat din ng mga mommies out there, deserve nyo po ng pahinga ngayong araw at kaunting glam, relax and spa. Sa mga chikiting naman at kay mister, wala munang pasaway ngayong araw. Kaya naman, ngayong araw po, makakasama natin si Ma'am Claudette Tandok o kilala bilang si Teacher Claude, isang family life and child development specialist, isang guro, speaker at siyempre isa ring mommy o isang ina upang magbigay ng mga healthcare tips sa ilang mga mommies at ilang ding mga kaalaman upang lubos nating maunawaan ang motherhood journey ng ating mga itinuturing na ilaw ng tahanan. Hello po Ma'am Casey. Hello po Teacher Claude. Kamusta po kayo? Hello Rumik. I'm okay and binabati ko ang lahat ng mga mommies na kagaya ko. Also my mommy, Mommy Odette. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Yan, Happy Mother's Day din po, Teacher Claude, no? At maraming salamat po sa bilang isang tumatayong ina sa inyong pamilya at magiging dakila po sa pagpapalaki sa kanila din ng mga maayos at sa pag-lead po sa inyong family. Ayan nga po, so Teacher Claude, bilang Mother's Day nga po ngayon, bilang pagdiriwang at pagkilala nga po sa ating mga mommies ngayong araw, siguro simulan po muna natin sa kung paano nga po ba ipinagdiriwang ng mga Pilipino o gaano po ba kalaga sa atin ng pag-alala nga po ng araw na to, ngayong Mother's Day. Tama. Alam mo, Rovic, sa ating mga Pinoy, no, napaka binibigyan talagang importansya ang Mother's Day. Kaya kung mapapansin natin, kung nasa labas kayo ngayon, puno ang mga malls, ang mga parks, nagpipiknik, nagkakainan, sama-sama, in honor of the mom. Mahalaga kasi to, Rovic, sa mga pamilyang Pinoy, lalo na, we are very, close-knit family tayo sa mga Pinoy. At pag mga okasyon na ganito, kagaya ng honoring the moms, binibigyan nating halaga. So it's always there's always a getting together. Either nagkakainan, nagkukwentuhan, siguro manonood ng sine. Ang importante, nandun sila tipon-tipon para pasayahin ang mga mommies or mga nanay. Sabi mo nga kanina, Rovic, sa introduction mo, napaka-selfless ng isang nanay. Yes, po. Kinuhuli niya palagi ang sarili niya, di ba? Mm-hmm. Lahat inaasikaso niya. And itong Mother's Day, dapat maalala ng lahat ng mga tao, mga anak, na ang important role na ginagampanan ng nanay. Kasi Rovic, kadalasan, hindi naman natin kagustuhan, pero dala ng pagiging busy sa buhay, mm-hmm, madalas, nai-ignore ang mga mommies. Para bang expected na ng mga anak, Rovic, na you know, dahil mama siya or mother siya, talagang expected sa kanya yan. Ginagawa niya, nagluluto, gumigising ng madaling araw, tulog pa ang lahat, etc. So, madalas talaga, Rovic, dahil parang expected na sa kanya, taken for granted tuloy. Hindi man gustuhin ng mga anak
ang aminin natin, ano, mga anak, hindi talaga tayo madalas nakakapag-thank you or hindi, na-appreciate natin, yes, pero hindi madalas gawa sa busyness of life. Hindi tayo nakakapagpasalamat or nasasabi man lang, Robic, na-affirm yung ginagawa niya na, ay, mommy, thank you, ha. Every day, yung baon ko, ikaw ang naghahanda. O kaya, thank you, ipinagluto mo ako ng favorite kong pagkain. Kaya, doon sa tanong mo, Robic, na paano talaga natin dapat i-celebrate, unang-una, paano ba natin i-honor ang isang taong mahalaga sa atin? So, number one, I think, Robic, that one way of celebrating is really affirming or sasabihin talaga sa important person na to who happens to be the mom kung gaano siya kahalaga. Kasi, Robic, hindi araw-araw nasasabi natin ito. Lalo na pag ang mga taong hindi naman talaga... Di ba, Robic, may mga tao na hindi sila komportable sa mga words, eh? Yes po. Hindi sila, di ba, hindi sila komportable sa mga yung, ma, I love you, ma, salamat, ha, I want you to know gaano ka kahalaga sa akin. So, unang-una, the way to celebrate, sabihin ninyo na mahal ninyo ang mga mommies ninyo. So, that's one, affirmation. Tapos sabihin ninyo ang thanksgiving ninyo sa kanya, ang appreciation ninyo, gaano nyo siya ka-appreciate. And then, siguro pangalawa, Robic, in terms of celebrating, you can talk about what your mom did through the years. No, ang isang, alam ko, Robic, sa atin, no, ang isang magandang practice sa mga Pinoy, lalo na pag nag-get together, kahit paulit-ulit, Robic, gustong-gusto nating ulitin yung mga story nung unang panahon pa o nung maliliit tayo, na anong maliit ako, sabi ni mami ganito, naku, yung mga sermon ni mami ganito, o kaya may iuulitin kayo, Robic, na isang eksena, let's say, nung hinatid ako ni mama sa school, hindi siya umalis hanggat hindi niya nakita na nakapasok ako sa classroom, ganyan. So, okay lang. Minsan, Robic, may mga anak na nakukornihan kasi parang ano ba yan, paulit-ulit na naman, ikukwento. But, you know, dear children na nakikinig ngayon, kahit ano pang edad ninyo, no? Mga bata or mga adult, kagaya na natin, Robic, kahit paulit-ulit ito, these are actually, these are sweet words sa tenga ng mga mami. Kasi ibig sabihin nun, naalala pala ng mga anak nila yung mga ginawa nila mula pa noon. Eh, yung, kasama na dun, Robic, yung mga ano, ha, mga sermon, mga galit, o kung ano man yung, o kung ano man yung mga quote-unquote, mga parusa siguro na naibigay ng mami. So that's one way, no? Tell stories, ulitin ninyo. Kasi nakakataba ito ng puso ng isang mami. And then, if I may lang, Robic, no, another way of celebrating is that bibigyan sila ng regalo. Of course, pag regalo, ang maiisip, Robic, ng karamihan, ako, gastos. Okay, listen, everyone. Unang-una, kung kaya natin, ha, uulitin ko. Kung kaya, why not? Hindi ba? Para sa isang taong espesyal na, ano to, Robic, selfless. Hindi iniisip ang sarili niya to serve the people she loves. Tayo yun, mga anak. Pero, hindi naman kasi kinakailangang gastos ang kasama nito, eh. Una, alamin nyo, ano ang gusto ng nanay ninyo? Sa totoo lang, Robic, may mga nanay, no, kagaya ng mami ko. Parang maiinis pa o magagalit pag bibigyan mo ng regalo kasi sasabihin, naku, gumastos na naman. Alamin ninyo ano ang gusto niya. Sometimes, you know, it's not really an expensive gift. Maaring something na ikaw ang gumawa. Siguro, Robic, gusto niya na may isa siyang ulam na gusto, ipagluto nyo. Kung may skill kayo sa pagluluto, baka ang gusto niya, presence nyo lang. Ang importante, alamin nyo ano ang gusto niya. Be creative as investigators, na para i-surprise nyo siya. Ayun, alamin nyo. By the way, may mga nanay din pala, Robic, na ayaw ng surpresa. Parang iba ang reaction nila doon. Kaya, maganda talaga na, you get to know your mom. Now, mag-observe kayo, magtanong, mag-investigate. Tanungin nyo yung mga ibang taong malapit sa kanya, ano ang gusto niya, ano ang na-observe nyo, nahilig niya. And then do it, give it to her. Lalo na po ngayon, no, Teacher Claude, kasi minsan lang po yan dumating sa isang taon, bukod sa birthday ng ating mga mamis, no? So, sana bigyan din natin talaga sila ng appreciation, kasi minsan, ang tao, kahit naman po sino, matutuwa kung sakaling bigyan sila ng reaffirmation, ni reassurance, na masalamat sa pagbibigay mo sa amin, na especially, unang-una yung buhay, kasi sila yung nagpalaki po sa atin.
So yun, sana sa mga nanonood na mamis, awesome, lalo na sa mga anak dyan, kaunting pasasalamat lang, isang matamis na kahit kiss, tama, isang yakap, sobrang ma-appreciate natin ng mga magulang yan, lalo na kung bihira natin yun maibigay sa kanila o maiparamdam. At dahil nga po, Teacher Claude, nabanggit nyo nga po na ang ina ang mga lubos na nagsasakripisyo sa tahanan at sa buong pamilya, kasabay po niya ng stress o madalas kawalan ng oras nila sa kanilang mga sarili. Dahil dyan, ay mayroon po ba kayong may mga healthcare tips po ba kayong maibibigay sa ating mga mamis upang mapanatili pa rin po nila ang kanilang magandang kalusugan at syempre ang looks? Yes. Tama, Rovic. Sinabi natin kanina, napaka-selfless na tao ng isang nanay. Hinuhuli niya ang sarili niya. Lahat yan, Rovic, uunahin niya. Gusto niya, kumain na dapat ang lahat. Pero siya, kahit anong yaya sa kanya, sasabihin niya, mamaya na. Diba, Rovic, lalo na pag may mga pagtitipon? Mamaya, ano yan, hindi yan kakain kaagad. Kaya, mga nanay, no, nakikinig kayo ngayon, nanonood kayo ngayon, you have to take care of yourselves also. Kailangan nyo alagaan ang mga sarili nyo. Kasi ako, Rovic, naniniwala ako sa kasabihan, you cannot pour from an empty vessel or from an empty cup. Wala ka nang ibubuhos. Okay? Imagine niyo yung isang tasa or baso. Wala nang laman. So pagbuhos mo, ano yung lalabas doon? Wala na. Mga nanay, dumarating tayo sa punto na drained na tayo. So kailangan, ingatan nyo rin yung mga sarili nyo. Kasi what will happen kung may sakit kayo? Diba? What will happen, mga nanay, kung pagod na pagod kayo? Kung may sakit kayo, hindi kayo makatayo, diba? You can't, paano nyo ihahanda yung mga baon? Kaya, siguro general tips lang, mga nanay, you have to eat well. Alam nyo naman siguro na, I will not make sermon na today, pero alam naman natin siguro, ano yung healthy para sa atin, ano yung mga bawal, lalo na ngayon na sa times natin ngayon, usong-uso yung mga sakit, no, nagugulat tayo, si ganito, si ganyan, may sakit. So, mommies, you already know what is allowed, what will make you healthy, ano yung mga bawal. So, kumain tayo ng tama at kasama dyan, Rovic, sinasabihan ko din ang sarili ko, parang para sa akin din yan, Rovic, because actually 2 years ago, I had a stroke. And sa totoo lang, Rovic, I learned my lesson the hard way na kailangan kumain ng tama, kailangan mag-ehersisyo, galaw-galaw. And pag sinabi yun, nape-pressure tayo kasi kaagad, no? Na, paano yan? Kailangan ko ba mag-enroll sa gym? Kailangan ko ba mag-enroll sa Zumba na ganito? Mommies, listen. Anything na galaw-galaw, dahil ito ay proven ng research na nakakatulong sa well-being natin, physically and sa pagtakbo ng pag-andar ng brain natin. So anything na galaw-galaw is very good. Kunyari, Rovic, if they are good in or mas komportable ba sila sa brisk walking, like what I do, go ahead. No, kahit dito lang sa around the block, sa area ninyo, sa bahay ninyo, komportable ba kayo sa ano lang, light or yung relaxing na dancing. Not, you know, there are people na hindi nila kaya ang Zumba like me because I'm heavy and Zumba is so fast. Yes. Yung ano lang, make your own steps. Come up with your own steps. Some people naman, komportable sila sa, anong tawag doon, chair yoga, yung nakaupo. Anything, Rovic, na will make pag-galaw. Them galaw-galaw. Oo, yun ay magandang ehersisyo. Tapos, also a reminder, kasi ako, Rovic, talaga ngayon, religiously, I take my maintenance meds and vitamins. No? Yun ang isang natutunan ko na sabi ko nga kanina, I learned my lesson the hard way. Kaya, mga mommies, kung may mga maintenance meds na kailangan i-take, huwag natin kalimutan. Kaya nga tinawag na maintenance medicine, no? Maintain. And then, take vitamins. Kasi kadalasan, Rovic, and guilty din ako dito, ang feeling kasi namin, Rovic, sa sarili namin, parang kami si Wonder Woman or para kaming mga superhero na hindi tinatablan ng karamdaman. Mommies, that's not true. You know, kung ang mga gadgets nga natin, why do we have to charge them? Kasi nasi-zero eh, yes, nalulobat. How much more tayo, mga mommies? So don't forget, eat right, eat healthy, mag-exercise, and kasama na rin dito, Rovic, I would say na mommies should also take care of their mental health, Rovic. Kasi yes, hindi lang kasi yan, Rovic, physical eh. Dapat pag sinabi nating
Health Rubik, holistic yan. At syempre po, Teacher Claude, no, bilang pagtatapos na rin po, bilang general tip nyo na rin po, ano po ba yung maipapayo nyo po sa mga mami tulad ninyo upang mapanatili po nila yung maganda at healthy na motherhood journey nila bilang isang ina at bilang isang ilaw ng tahanan? All right. So, sa mga mommies na nakikinig ngayon, no, una, babatiin ko ulit kayo, Happy Mother's Day. And ang akin lang ma-advise or siguro reminder, yes, mga mommies, no, how can we be effective mommies para sa ating mga anak? Ang iisipin lang natin palagi, dear mommies, nung tayo ba ay maliliit pa na mga bata, no? Ikaw bilang anak, mommy, growing up, ano ba yung winish mo noon? Ano ba yung hinangad mo? Bilang anak, gusto mo na pakinggan ka, hindi yung patatahimikin ka, papapasukin na lang sa kwarto. So ang advice ko lang sa mga mami, sa mga magulang, kung ano yung winish natin noon bilang mga anak, ganun din ang gawin natin ngayon bilang mga nanay. Ganda para po hindi maging one-sided. Yes. So dapat talaga, no, ma'am, Teacher Claude, magsisimula pa rin sa ating mga mamis kung ano po yung gusto natin at pinapangarap natin maging kung ano yung maging anak natin, maging family natin balang araw. Muli, maraming salamat po, Ma'am Casey o Teacher Claude, ang ating Family Life and Child Development Specialist, sa inyong makabuluhang aral and tips para sa ating mga mamis ngayong Mother's Day. Gayun din, lalong-lalo na sa pagbibigay ng pagkilala po sa ating mga Wonder Moms kung gaano sila kahalaga sa bawat pamilya o sa ating mga tahanan. Muli po, Happy Mother's Day po, Ma'am Casey o Teacher Claude. At maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa amin ngayong araw ng Mother's Day. At ganyan din po sa lahat ng mga mamis na nanonood at sumusubaybay sa atin ngayong araw. Happy Mother's Day po. Sa panahon natin ngayon, mas dumarami na ang distractions, lalo na sa mga kabataan. Nawa'y magkaroon pa rin tayo ng oras at pagkakataon na magpasalamat, pahalagahan, yakapin at iparamdam ang ating pagmamahal sa ating mga dakilang ina, lalo na hanggat kasama pa natin sila. Sa ating mga ilaw naman ng tahanan, mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsasakripisyo sa mga bawat pamilya na kasama ninyo. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli po, ito si Rovic Manuel, lubos na nagpapasalamat sa pagsama niyo sa akin ngayong linggo, Mother's Day. Hanggang sa susunod po na episode, sabay-sabay tayong matuto mula sa totoo, straight from the source, dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan, katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV.